Hello, what's up? This is Godman. Back again for another video. Pag-uusapan natin today is about, yeah, we'll do an Infinix Note 8 review. Ngayon, kung interesado ka, prospect mo to, or gusto mo naghahanap ka lang ng mapapanood na review about Infinix Note 8, well, pag iniintay natin, let's start. So yun, start na tayo. Infinix Note 8. So, anong masasabi natin sa Infinix Note 8? So, gamit ko na siya for a week now. So, medyo ready na ako kung ano sasabihin ko sa kanya, kung ano yung mga napansin kong pangit, maganda, and mga nagustuhan ko sa kanya. Okay? So, first of all, syempre, hindi ito bayad na, hindi ito sponsored na video. Personal opinion ko to, pinag-ipunan ko tong phone na to para mabili sa, pinagpilian kong limang phone, Redmi Note 8, Poco M3, X3, Redmi Note 9, Redmi 9S. Yan, pinagpilian ko, dito ako bumagsak. Ngayon, bakit naman ito pinili ko? Yung ganda-ganda ng Redmi Note 9S, Poco X3. Bakit yun ito pinili ko pang gaming yung mga yun? Well, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Meron kasi ako sariling preferences. So, syempre, kung ano yung gusto ko, yun ang hinahanap ko sa isang smartphone. And bakit sa hindi pa kilala masyadong brand ko nakuha at hindi pa masyadong sikat na model ng smartphone ko pinili yung gusto ko? So, yun. Una-una, start tayo syempre. Overview sa design. Kita nyo naman, meron siyang apat na camera, bali anim, dalawa sa harap, apat sa likod. So, ang system nito, ang kwento nito, display niya is around the 6.95 inches na screen. Yes, malaki siya. So, isa yun sa mga reason kung bakit napili ko siya kasi gusto ko talaga malaking screen. I'm a phablet fan ever since before pa, Android, Lollipop, so on and so forth. Noon nauso ang phablet, phablet fan na ako. I prefer talaga ng malalaking phone. Para sa specs, in case na nagtataka kayo, ito yung specs. This is running on Android 10, powered by Helio G80, na merong graphics na Mali G52MC2, kung di ko nagkahamali. That's 950 MHz na graphics card na clock. And yes, this can game. Pero hindi ito gaming-focused na smartphone. Ang RAM niya is 6GB. Internal memory niya is 128GB. Dual SIM siya, actually. Pwede dual SIM, tapos may dedicated pa siya na nagaya ng micro SD slot. Sa likod niya, sa rear, mayroon siyang 64 megapixel na camera. Tapos yung the rest, 2 megapixel na macro, 2 megapixel na depth, 2 megapixel na AI lens. Tapos sa front, mayroon siyang 16 megapixel na main and 2 megapixel na depth. So okay siya for bokeh effect. Basta kung ano man basa nyo ito, iba kasi narinig kong basa eh. Isa sa mga reason din ba't gusto ko siya is dual speaker. Meron siyang speaker sa taas at meron siyang speaker sa likod. Yes, mamaya maririnig nyo yung quality ng kanyang sound. Sa Bluetooth naman, meron siyang Bluetooth 5.0. So, pwede siyang kumunik sa multiple Bluetooth devices nang walang issue. Basta supported nung mga Bluetooth devices nyo ang Bluetooth 5.0. Okay yan. Kaya niya, multiple, hanggang tatlo yata, apat, lima, hindi ko alam, hindi ko pa natatry, hanggang dalawa lang kaya ko. Try ko yung dalawa, okay siya. May FM radio siya, in case na mahilig kayo makinig sa FM. May nakikinig pa ba sa FM radio ngayon? I'm not sure. USB Type-C, which is good. Type-C 2.0 siya. May support siya with OTG. So yeah, pwede nyong i-connect ang inyong mga USB flash drive, yon. Kung meron kayong mga flash drive, pwede siya i-connect dito, direct. Fingerprint, nasa kanan. Side mounted siya. So wala siya sa likod, wala siya sa harap, wala siya sa tuktok, wala siya no, meron bang ganong fingerprint. Anyway, nasa gilid siya sa kanan. So yun, okay naman yung reach niya. Kung maliit ang kamay niyo, medyo mahirap abutin. Pero sa akin kasi malaki kamay ko, so abot na abot, saktong-sakto. And yung volume button nasa itaas lang nun. Sa kaliwa, andun yung SIM tray. Okay, pipindutin lang din as usual. Kaya nga sabi ko, dual SIM, 4G pareho. May dedicated na memory card slot. Hindi nakalagay ko ano yung max niya pero na-try ko hanggang 64GB. I'm pretty sure okay, kaya niya rin hanggang 128GB. Sa 256GB hindi na ako sure. And finally, battery, 5,200mAh. Okay. Ngayon, ito na yung exact na review. Overview pa lang yung kanina. Ito yung review na version. So, sa design, kita nyo naman, meron siyang medyo gradient design, malaki. Kaso ang problema, kung nakikita nyo dito sa camera, fingerprint magnet siya. So, ayan, no? Kapag oily. So, it would be best na
Kasi since may kasama naman siyang free na jelly case, saksak niyo muna pansamantala, pero I don't like this kind of jelly case, parang ambadoy. Taste ko lang yun ah. Hindi to overall, hindi to pananaw ng karamihan. Taste ko lang to, ayoko lang nito na ganitong jelly case. Gusto ko yung medyo makapal, medyo ragged. Kung magja-jelly case ako, usually nagja-jelly case ako kapag lumalabas ako, nagbabike, syempre baka mabitawan or something. Pero hanggat maaari, kung gusto, hanggat maaari, walang jelly case. Kasi pag naglalaro ng game, natatrap ang init sa jelly case. So it would be best na kung nasa isang lugar lang kayo, mas maganda. Kung hindi naman kayo clumsy, kung clumsy kayo, ibang usapan. Pero kung hindi naman kayo clumsy, kung kayo mag-jelly case, para hindi naman natatrap ang init. Pero hindi naman ibig sabihin nun is malakas siya mag-init, mabilis siya mag-init kapag naglalaro ka. Mas maganda lang kasi na nakakapag-ventilate. Wala namang smartphone. Even flagship smartphones, even ROG, even Black Shark 3, nag-iinit kapag naglalaro. In any case, hindi naman siya ganun kainit. Normal lang. Ang pinakamataas na temperature na naabot ng smartphone ko is, nung naglalaro ako, hanggang 54 degrees Celsius sa chipset, and sa battery, umabot siya ng 42 degrees Celsius using AnTuTu benchmark. So yun, sa design, maganda, kaso fingerprint, magnet. Sa speaker quality naman, speaker quality, yan, marinig nyo. Kayo na lang humusga. Doon, mababasa nyo, please, nandun nyo, naka-indicate ito. Na kapag kami notify nyo ang access nyo sa gateway nila, mababan kayo. Don't get me wrong, hindi agad-agad dyan na-detect. Okay, pwedeng gumamit kayo ng APN ngayon, bukas makalwa, hindi kayo pa kayo na-detect. Para sa akin, ang speaker nyo is loud and clear, which is good. Kasi usually, kapag nagbabike ako, pupunta ng mga bundok, paakyat, so on and so forth, kailangan ko pa ng Bluetooth speaker para marinig ko yung music sa background. Tapos habang nagbabike, alam mo na, sound trip habang nagbabike. Pero nung tinest ko to, hindi ko na kailangan yung Bluetooth speaker. Okay na okay siya, loud na loud siya. And para sa akin, 2 thumbs up talaga siya. Totoong dual speaker siya, taas at baba. Usually, pag nagbabike ako, gamit ko itong bag na to, tapos magpapatugtog lang ako. Taray natin, papakita ko na lang sa inyo kung paano. Since hindi tayo pwede magpatugtog ng music, baka makopyright, video ko na lang muna. But anyway, I hope marinig nyo pa rin. So ito, lalagay ko siya sa bag ko, rinig na rinig ko yan. Hello, what's up? This is Jodman. Rinig ba? Kami narinig siya, pero rinig ko kasi siya. Sorry, feeling ko hindi ko na narinig ang sarili ko dahil sa ingay niya. Maganda yung audio niya para sa akin. The only problem is, wala, hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Parang kulang siya sa bass. Okay, so, I'm not saying it's perfect. It's decent talaga. Actually, para sa akin, impressive na siya para magkaroon ng dual speaker sa price range niya. Pero kung magiging picky ako, nitpicking na lang ito. Kulang talaga siya sa bass. So, wala yung talagang beat talaga na inahanap mo sa pag-sound trip talaga. Pero overall, impressive na siya. Pag sa room, sobrang ingay na. Medyo nagkakaroon ng problema kung magkakarinigan kayo ng kausap mo. Yes, good siya doon. Yun nga lang, kung naghahanap kayo na yung konting turok sa bass, kulang siya doon. Parang 50% bass lang yata. Wala yung 100% bass na sarap sa sana sa beat. Walang ganon. Pero overall, clear naman siya. Sa kanyang software naman, Android flavor, it's loaded with bloatware. Ang daming bloatware, so ang dami kong in-uninstall. Nakikita nyo sa screen. Marami ako in-uninstall, tapos may mga tinwig ako, in-open ko yung developer options, tinanggal ko yung mga animations. Tapos, good thing na karamihan naman sa mga bloatware is removable, uninstallable, at saka disableable. Tama ba? So yun, na-disable naman, na-uninstall naman yung karamihan. Hindi lahat. Tapos meron din siyang ads. Pero good thing about ads is totally kaya, pwede siya talagang tanggalin. Natanggal ko, wala na siyang ads afterwards. So after an hour nakapaghahanap, pagre-research kung saan pwedeng lumabas ang mga ads, natanggal ko lahat. So hindi naman siya mahirap, medyo kailangan mo lang talaga ng konting research kung nasaan ang ads at kung paano siya di-disable. Marami namang available sa YouTube. I will try siguro sa ibang video kasi medyo maano siya madugo. Pero basically, yes, natatanggal lahat ng ads. So good. Good yun na part para sa akin. So, yun. Itsura niya, medyo, hindi ko type yung skin niya. Actually, hindi ko na yata maipapakita sa inyo kasi nilagyan ko siya ng Nova Launcher. So, Nova na yan. Basic na basic para maging stock Android ang feel. Tanya nyo, mabilis. Konting swipe. Blah, blah, blah.
See, konting swipe. So, okay. So, I'm using Nova Launcher na kasi gusto ko speedy. Mabilis talaga siya. And yun nga, enough ko lahat ng animation. Basically, yun yung pinaka-tweaking ko eh. The rest, ah, hindi ko na matandaan eh. Basta pag nakita ko, ino-off ko or ino-on ko, ganun. Masyado marami yung detalye. Medyo mahirap na isama pa dito sa video. But basically, yung Android skin niya, yung Android overall skin niya, yung Android 10 niya, yes, it's running on Android 10, hindi siya pasok sa panlasa ko. So, that's why, nilagyan ko pa siya ng Nova Launcher. Sa performance naman, yes, actually, performance hindi siya talaga magnificent, yung parang flagship level. Meron mga konting hiccups, random, pero hindi madalas ah, bihira naman. May mga random siya na biglang may konting stutter, may konting delay minsan, especially kung hindi ganun kalakas ang internet mo. Pero overall, acceptable siya para sa akin. Pero kung mataas ang expectation mo, medyo nag-nitpick ka, ikaw pa medyo maarte-arte ng konti sa performance, makikita mo talaga yung konting, ano, konting random drops, frame drops, especially kapag ka medyo heavy at demanding yung app or game. Pero overall, acceptable sa akin na nakakapaglaro ako ng Call of Duty, PUBG, konting Mobile Legends, hindi na kasi ako naglalaro ng Mobile Legends, and Asphalt, hindi rin ako naglalaro nung, pero tinry ko kasi mukhang yun ang isa sa mga basehan nyo para makita yung games. Maganda sa Asphalt, yes, wala ako nakitang lag sa Asphalt. Papakita ko na lang sa inyo yung video, yung mga test ng mga games. Tsagain nyo muna. So yun, overall, kaya niya mag-game. Wala tayong problema sa gaming. Pero hindi siya focus sa gaming. So huwag niyong taasan expectation niyo pagdating sa gaming. Ang AnTuTu score niya is around 196 lang base sa test ko. Kung nakabase kayo sa AnTuTu, yan yun. Pero hindi home shadow na base sa AnTuTu. Mas gusto ko real life. Pero nilagay ko pa rin just in case na inahanap niyo yung AnTuTu benchmark score niya. Again, when it comes to gaming, hindi niyo pwedeng i-max out yung graphic settings. Most of the time, high lang yung pwedeng mangyari, and the rest, low, kagaya sa Call of Duty Mobile, low graphic settings lang siya. Kasi nilalaro ko is a Battle Royale, so naka low graphics lang siya. Pero overall, smooth naman, may panakanakang random lang na parang may frame skip or frame drops, hindi ko masabi, parang basta ganun eh, makikita nyo naman sa game. Pero overall, 100% na kapag laro ako, yes, nananalo pang ako. Most of the time, nag-winner ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil enjoy na enjoy ko yung screen, ang laki kasi ng screen. Yung kamay ko is hindi natatakpan yung, kasi pag maliit yung screen ng cellphone, di ba? Minsan, nasasakop mo na yung halos
kalahati hanggang 75% ng screen. But this time, dito sa kabila, syempre, dalawang daliri lang. Dito siguro mga 10 to 20% lang masasahop ko. Ang laki ng screen, ang laki ng estate para makapaglaro ng maayos. So kung playing ka ng Mobile Legends, okay siya, kaso nga lang walang high frame rate pa sa ngayon. I'm sure magkakaroon yan. Imposibleng wala kasi this is Mali G52 MC2. Mas malakas to sa GE83 ng PowerVR. Eh yun, nagkakaroon ng high frame rate. So hindi pa siya optimized sa ngayon para sa Mobile Legends. Pero malamang magkaroon yan. Imposibleng hindi. Ang laki ng diferensya ng performance niya sa PowerVR GE8320 or something. Basta yung PowerVR na uso ngayon. Sa Asphalt, pwede mo siyang i-high. Sa PUBG, high lang siya in HD. Nakita nyo naman sa video. Sa fingerprint naman, mabilis siya pero hindi siya perfect. Sa fingerprint, more on 8 out of 10 good siya, mabilis, snappy, as in literal mabilis talaga siya, pero pumapalya siya minsan. Hindi ko alam kung sala lang yung pindot ko or talagang may minsan hindi talaga siya totally nakadetect, pero yun. So yun sa mga napapansin ko sa kanya, 8 out of 10 good. May mga 2 times na pumapalya ng konti, so kailangan ko iulit yung pindot sa fingerprint. Sa face unlock naman, walang palya, maganda yung face unlock. Mabilis din ang response, that's very impressive nga sa part na yon. Pero the problem is, hindi naman reliable talaga for security ang isang face unlock na security na feature. Sa battery and temperature, typically kapag naglalaro ako ng PUBG, around 25 to 30 minutes, nababawas sa kanya is 7% kasi sinasagad ko sa high talaga yung graphics niya. Sa Call of Duty Mobile naman, 15 minutes, nababawas lang sa kanya 3 to 4%, 5%. So yun, ano ba? Hindi ko na-record pero sinasabi sa inyo, yun na yung binabantayan ko kasi. Tapos sa Asphalt, 2 to 3%, dalawang game, nakapaglaro ko. Basically, matipid siya. And kung charging naman ang pag-uusapan, from 20% to 100%, yes, ginawa ko 100% just para lang matest para sa inyo. 20% to 100% inabot siya ng 1 hour and 40 minutes. So 80% na battery charge, 1 hour and 40 minutes. Siguro kung ikukompleto ko siya from 0 to 100%, which is ayokong gawin kasi ayokong i-zero, ayokong sirain ang battery ko. Kung i-zero ko siguro siya, tantsa ko aabot siya ng 2 hours na para mag full battery, full charge. During charging, yes, nag-warm siya syempre. Kahit paano naman, fast charger siya. Hindi nga lang siya super fast charging. 18 watts lang yung charger niya. Yung brick, yung charging brick niya, kaya niya hanggang 18 watts. So, kaya siguro 2 hours ang charging. Be reminded na we're talking about an 8,000 pesos smartphone. Yes, this is an 8,000 nung kinuha ko siya kasi sale yata siya ngayon. Pero ang original price niya is 8,500. Pero kapag bumili kayo ngayon sa Shopee and Lazada, I think umiikot lang siya ng 7,990. So plus shipping fee, 8,100. Something like that, around that. Depende. Depende kung maabutan nyo pa yung sale by the time na napanood nyo to. So, kung social media lang, which is ako mostly social media lang naman ang ginagamit ko, bihira naman ako mag-game sa isang araw, maabot siya typically sa akin ng isang araw at kalahati. Pero kahapon, nagulat ako, dalawang gabi nang umabot, so almost 2 days ko siyang nagamit bago ko naisipang mag-charge. Umabot na siya ng 21%. Okay? Pero kung typical siguro na usage, like kalahati laro, kalahati social media, one whole day lang siguro, pwede na. This is 5,000 mAh pa rin naman. And kung mag-game kayo, tansya ko, pagbabasihan ko yung 30 minutes na ano, na nababawas sa kanya, 6%, 7%, mag-average siya ng 5 hours. To 6 hours maybe. Depende kung gaano siguro kataas or ka-demanding yung graphics ng laro na nilalaro nyo. Pero iikot siya ng 5 to 6 hours. Tuloy-tuloy na gaming yun from what? 10% to 100%. At pabalik ulit sa 10%. Huwag nyo i-zero. I wouldn't recommend na bumaba pa kayo sa 10%. Sagad nyo na yung 10%. Pero mas advisable siguro 25 to 35%. Pero discarding yan. Phone nyo yan. I'm just recommending stuff na good for your smartphone. Sa mobile data naman, good siya. Good, stable yung 4G niya. At least dito sa area namin. I'm not sure kung ganoon din sa area nyo. 4G, okay siya. Nakakapag social media ako, chat sa messenger mabilis, so on and so forth. Ang problema ko is sa wifi. Minsan kasi, guro, the whole day, once or twice nawawalan ako ng internet mga 1 minute, 2 minutes. I'm not sure why, but nagkakaganon. Tingin ko bug yun eh.
I hope ayusin to ng Infinix Note 8. Kasi napansin ko, meron din mga complaint dun sa group ng Infinix, yung mga users na nakabili, na may mga random nga siya na nawawala ang signal. So, I'm experiencing this once or twice a day. Pero minsan wala naman. Pero yun nga, may random na ganun eh. I'm not sure kung sa wifi lang namin yun. Pero hindi ko kasi nararanasan yun sa LG phone ko and sa Vivo ko na phone. So, I think sa Infinix yun. Pero hindi ko talaga sure 100%. Pakiramdam ko lang, observation ko lang yon. Pero sa 4G, okay na okay. Smooth siya so far. Nakakapaglaro ako ng Clash Royale doon na hindi nagka-issue. Yung wifi lang. And the good thing about sa wifi din, may support siya for dual band. So, kaya niya 2.4 GHz na wifi and 5 GHz na wifi. Kung hindi mo alam yung sinasabi kong 2.4 and 5 GHz na wifi, meron tayong video niyan. May paliwanag ko dyan and kung alin na mas maganda. Andun. Dyan sa video na yan. And kung sa mobile data naman, isip nyo kung may 5G, syempre wala. Sa screen display, ito naman. Screen display na Infinix Note 8 is 720p lang. So kung galing ka sa 1080p, especially sa 2K, yung 1440p display ni Samsung at nila LG at ni Huawei na high-end, medyo baka ma-turn off ka. Kung nitpicky ka talaga, kung talaga masayalang ka. Pero ako, mayroon naman akong LG and that's 2K, that's 1440p display. And pinagkukumpara ko sila, that there's not much. Medyo sharp naman eh. I think, sa mata ko, medyo sharp naman yung 720p niya. Not bad. So, para sa akin, acceptable na. Pero yun nga, kung nitpicking ka, medyo masyado kang masayalan, maybe 720p is not for you. Tsaka para sa akin, good yung 720p kasi mas lalong natitipid yung 5,200mAh battery niya. So, hindi masyadong nai-stress yung GPU, yung processor at yung battery. That's for me. Kasi mas preferred ko kasi mas matagal gamitin kahit na hindi ganun kataas ang quality kaysa ang taas nga ng quality pero ang bilis mo naman ma-robot at mabilis mo lang magagamit. Ilang oras lang. So I would prefer na long-lasting magamit. Kaya mas pinili ko na bumili ng ganitong smartphone na 720p lang tapos 5,200mAh ang battery. Yun yung sa akin. Preference ko yung personal preference ko yung part na yun. Ang pangit lang sa kanya, being a 6.95 inch display, almost 7 inch, okay siya sa gaming, di ba? Kasi, ganda, full screen, malalaro mo, mas malalaki yung estate ng screen. The problem is, kapag nanonood ka ng movies, na 16:9, and or, nanonood ka ng YouTube, which is, papakita ko sa inyo, the problem, makita nyo, ang laki ng black bar sa magkabilang gilid. And wag yung sasabihin sa akin na pwede namang i-zoom. Yes, pwede i-zoom but that would cut off the upper and the lower part of the video. Okay lang niya kung gagaya na itong video ko, hindi masyadong affected. Pero may mga video kasi na mas ma-enjoy mo siya, may mga detalye sa taas at baba na importante pala. Sa ganitong mga video, okay lang yon. Pero sa mga video na importante ang itaas at ibaba for details, for other details, especially sa mga movies, that's not very nice. Pero yun nga, may ganong option. Nasa inyo yan. Pero hindi talaga siya good for video streaming and movie watching. Kasi yun nga, mapuputol mo yung up and down ng screen. Pero overall, kasi since gaming and social media ako, pasok na pasok siya sa akin. So yun, isa yun sa mga reason ba't siya ang pinili ko. Yung sRGB support niya sa developer's options, hindi yung nag-work. So, ibig sabihin, wala siyang sRGB support. Yun, clarify ko lang, baka naihahanap kayo ng sRGB. But overall, okay naman. Punchy naman yung kulay, hindi na masama. Hindi rin impressive. Let's be realistic na lang. Ngayon, pupunta na tayo sa camera. Sa camera naman. Yung image quality niya, overall impressive. Tingnan nyo na lang yung mga sample ng mga shots.
Kung napapansin nyo, maganda yung separation niya ng foreground and background. And talagang yung kulay kuhang-kuha. Medyo saturated lang ng konti minsan. Pero the point is malinaw, madetalye. Wala tayong issue doon. Especially kapag gamit mo yung 64 megapixel na rear camera. Wala siyang telephoto lens, so huwag kang mag-zoom dito. Kapag nag-zoom ka rito, digital zoom lang yon, cropping. Yung picture, kinakrap lang yon. So technically, hindi yung nag-zoom in ng as in lumalapit yung image. No, kinakrap mo lang yung image. So walang telephoto to. Ang kung napapansin nyo sa specs niya, 64 megapixel wide, macro, def, at saka AI lens. So walang telephoto. So no zooming here. Kung mag-zoom ka, expect na pixelated lang yung makukuha mo pag nag-zoom ka. Sa macro lens, decente, hindi ganun kadetalye. Pwede na, macro lens, not bad. Medyo na impress pa nga ako ng konti, pero para sa karamihan, hindi siya ganun ka-impress. I'm not a macro photographer, so hindi talaga ako fan nun. So hindi ko talaga masasabi na maganda siya. Pero para sa akin, pwede na, acceptable na. Personal lang, okay? Ito naman ang video kapag sa likod ng camera, yung 64 megapixel na lens. Sa madilim. Wala halos makita, pitch black. Ito naman yung video kapag ka naka-open yung flash. Kamusta naman yung detalye, kita ba? I think, decente siya pagka naka-open yung flash. Maganda yung flash mo siya, maganda yung liwanag. Actually, ang lakas. Ang flash nito is quad flash, kung nagkamali, apat na LED flash. So, yan yung video kapag ka sa rear camera na may flash. Ito naman yung video kapag naka-off yung flash sa front camera. 16 megapixel na camera. So, medyo not usable masyado. Pero, at least may visibility na may nakikita. Pero, not really usable. Ito yung video sa front camera using dual flash. Ito, video. So, hindi siya maganda masyado. Pero, okay na. Usable. Usable, pero not impressive. Usable lang. Yung ultra steady shot, ito yon. Kasi, bala ko nga sana bumili ng hiwalay na camera and hiwalay na pang vlog na may steady support. Yung steady, yung may stabilizer, pwede na siya, pasok na siya doon. Kasi, nag-work talaga yung ultra steady niya. Hindi nga lang, medyo mas maliit na frame yung paso, yung kuha. Pero, the point is, yes, nag-work yung ultra steady. Tingnan nyo lang sa video na to. Kamusta naman? Narinig nyo ba ako pag dito? Nagbablog ako? Normal voice. Kayo na lang mag-decide kung pwede siya for vlogging or hindi. Pero para sa akin, pwede na. Hindi siya great, hindi siya impressed, pero pwede na. I think pwede na talaga siya sa for vlogging. Especially kapag naglalakad ka na vlogging. Kasi nga, meron siyang ultra steady support, which is talaga namang steady siya. Kita nyo naman yung difference sa sample. Ang ayoko lang sa camera niya, wala siyang manual mode, which is nasanay ako sa LG, mayroong manual mode, pwede mong baguhin yung aperture, ISO, blah, blah, blah. Hindi ako expert ng camera, pero kasi at least kahit pa paano may alam ako na basic. So yeah, yan yung para sa camera. Sa mga, meron pa siya mga other features, dagdag ko na lang din siguro, total na dito na rin naman tayo. Other features, meron siyang built-in screen recorder. Sa screen recorder niya, pwedeng may audio, pwedeng wala, which is good. Hindi ko na kailangan mag-install pa ng video recorder na inire-recommend ko sa inyo kasi meron na siya, usable and maganda. Ganda rin yung quality. So may support siya both without audio and with audio. So sa mga gustong mag-screen record, mga content creator dyan na budget lang ang price, I think pasok na pasok sa inyo to. Meron na kayong camera na may ultra steady mode, meron pa kayong screen recorder. Nice, di ba? Meron din siyang screenshot feature. Ang screenshot feature niya merong edit mode, which is good. Kapag nag-screenshot ka, minsan hindi yun yung buong gusto mo na screenshot lang. Minsan may napapasama na hindi mo gusto. So meron siyang edit mode, pwede mo i-crop, pwede mo magdagdag ng text, on and so forth. Good yun. Meron siyang screenshot na feature na mas advanced ng konti sa normal na screenshot ng ibang mga smartphone. Meron din siyang dark mode, which is napakadaling hanapin. Punta ka lang ng settings, display. Andun yung dark mode. Hindi mahirap hanapin. Kung mahilig ka sa dark mode,
Ako gusto ko sana dark mode, pero para mas gusto kong i-enjoy yung full screen niya kasi malaki siya. So, hindi muna ako nag-dark mode sa ngayon. Kita nyo, white. Pero pwede mag-dark mode anytime. Andun lang sa settings, display, andun na yung dark mode. Hindi ka na lalayo pa. Meron din siyang gaming mode. So, in case na gusto mong talaga maglaro, yun. I-click mo lang siya sa notification. Doon lahat ng, actually, lahat ng binabanggit ko mostly doon sa taas sa notification, which is easy access na. Hindi ka na mahirapan na hanapin kung nasan itong mga sinasabi ko na other features niya. So, yun. Final verdict. Ito na. Magpakatotoo na tayo. Verdict na natin. So, huge screen. Para sa akin, I think itong malaking screen na to is by preference to. Maraming tao na ayaw ng sobrang laki screen. May mga tao na, na gusto ang malaking screen, which is okay to sa akin. The problem ko, may problema ako sa malaking screen niya nga lang. Yun nga, yung malalaking black bar sa gilid kapag nag-YouTube ako. Hindi ko siya may full screen ng walang makakat out, walang masasacrifice na part ng video. Ayoko ng part na yon. Pero when it comes to gaming and it comes to social media, perfect siya kasi talagang gamit na gamit yung full screen. Yun nga lang, kapag nanonood ako ng mga anime, nga, mga movies sa cellphone ko, may 128GB na internal memory ako, ang dami kong ilalagay ng movies. Yun nga lang, magkakaroon siya ng black bar sa gilid. And ayokong isacrifice yung zoom in, zoom out para lang magamit ko yung full screen. Ayoko nang ganun. Gusto ko makita ko lahat talaga. Walang cut. Gusto ko lahat. So, yun lang yung ayoko dun sa part na yon. Technically, hindi talaga siya malaking phone. Ang mas appropriate na tawagin siyang mahabang phone. Okay, mahaba. Kasi, yun nga, may sobra nga siyang black bezel kapag nanonood kayo. So, hindi siya talaga malaking phone. Para sa akin, yun yung mas magandang itawag sa kanya. Mahabang phone. Okay, pahaba siya eh. I think it's 20x9. Hindi ko sure. Basta yun, mahaba. Yun nga, turn off din nga pala yung ads. Pero, good thing is, natatanggal siya, nadi-disable yung ads. So, technically, kung hindi ka advanced user, medyo hassle yun. Pero advanced user ka, hanapin mo lang kung paano tanggalin yung ads. Good na. Pero yun nga, sa mga basic user lang, mga walang alam kung paano i-tweak yung, or paano i-explore ang kanilang smartphone, hassle yung may ads sa system. Tapos, yung dami ng bloatware, medyo nakaka-turn off din. Pero, thankfully, mga 80% pwedeng tanggalin, pwedeng uninstall or disable. 20% medyo tsatsagain mo na lang or i-hide mo na lang. I-force tap mo, clear data, tanggalin mo yung permission, hide mo na, di ba na makikita yung kahit kailan, okay lang yon. So, basically, this is not a gaming phone. Okay, magkali naman na tayo. This is not a gaming phone. Hindi ito gaming phone. Don't buy this kasi gusto mong mag-game. This is not a gaming phone. This is a productivity phone. This is a content creator phone na nasa budget. Kung budget lang. Pero kung content creator ka na may budget na talaga na malaki, di doon ka sa iPhone, sa Samsung Galaxy Note 20 something. Pero kung budget user ka and content creator ka or budget na productivity use lang, snappy na kasi siya eh. Useful talaga siya. Talagang hindi ka na mapapailing sa performance niya. Mabilis talaga siya. Basta tantsahin mo lang yung graphics, tantsahin mo yung dami ng apps, tantsahin mo yung dami ng games, be realistic lang sa expectation, very good na siya na smartphone. Pero, don't buy this kasi iniisip mo gaming phone. Madidismaya ka kasi hindi siya, gaya nga sabi ko, wala siyang high frame rates, HFR sa ML, and nakalow siya sa Call of Duty. Pero, the rest, okay naman siya, doable. So, depende yata, hindi pa siya optimize yung software niya for other games. Kasi sa PUBG Mobile naman, kaya niya high and HD. Naka-open pa yung anti-aliasing sa akin. So, smooth siya doon. So, depende yata, hindi pa siya optimize sa ibang games like Call of Duty. Bilhin nyo to kasi yun ang purpose nyo. Mag-vlog ng konti and maglaro ng konti. Pero, gaming, huwag nyo bilhin to. I wouldn't recommend this. Go for Realme 6. Realme 6 Pro, Redmi Note S, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note, so yung mga ganon, Poco X3, especially Poco X3, ang ganda ng Poco X3. Yon, kung gaming ang hanap nyo, huwag ito ang bilhin nyo, madidismaya kayo rito. At, in case na talagang ito na ang gusto nyong bilhin, manage your expectation, okay? Huwag masyadong OA sa expectation. Para sa akin, overall, ang score niya, 1 to 10, 6.5 lang. Yeah. Mataas lang siya ng konti sa average, 6.5 lang. Pero,
gagamitin ko pa rin tong phone na to as my daily driver. From now on, ito na yung aking daily driver. Kasi mas malakas siya na, mas malakas na siya kay LG V20 and mas malakas siya especially lalo kay Vivo Y91. And knowing yung camera quality ng Vivo Y91, sobrang disappointing. One of my biggest disappointments na ginastusan ko ng 10,000 pesos, Vivo Y91. But still, minahal ko kasi binili ko yun, pera ko yun. Ginamit, sinaga ko ng 2 to 3 years, kulang ko lang 3 years. So yun, bago ko napalitan, finally, palitan ko na rin ng mas matinong camera. And hopefully, yung mga future updates, wag niyang bababuhin yung camera. Yun, for personal use, this will be my daily driver. Performance is enough na para sa akin, for my daily usage. Bihira naman ako mag-game sa maghapon. Usually, 1 to 2 hours lang maghapon. Yun na yun. Game ko. Basta na-enjoy ko, na tatanggal ko ng konting stress ko, okay na ako doon. So, para sa akin, usually, inaabot ko ng 2 days. Typically. Kasi ako, ginagamit ko ang phone ko mainly for social media and YouTube lang naman. So, pasok na pasok si Infinix Note 8 sa usage ko. And yun nga, big fan ako na ng phablet and malaki screen, very nice. Especially when I'm gaming and social media, full screen, that whole estate, laki niyan, tol. Diba? So, ito na muna ang gagamitin ko hanggat di pa siya nasisira. Hopefully, wag ko masira. Medyo bargas ako. Sana matibay siya. Yun. Ito na muna. Ito na makikita niyo sa mga susunod kong video until may dumating na, I don't know, maybe sponsor or something. But so far, ito ginastosan ko to. So, ito na. Paninindigan ko to until hanggat maayos pa siya. Yun. Sensya na mahaba yung vlog. Gusto ko lang kasi madetalye and gusto ko makover lahat hanggat kaya ko maalala. Kung may kulang man, banggitin niyo lang sa baba. Try kong sumagot, explain or something. I don't know. So yun, bago matapos, shoutout muna kay Rogen Trike TV. Yan, tropa natin yan. Mga idol natin, trike driver dyan sa may bandang Santa Rosa. Papasok, papunta dun sa may Enchanted. Shoutout sa inyo mga pars, mga tropa. So yun, kay Rogen Trike TV. Don't forget subscribe, bisitahin nyo. Baka mahilig kayo sa mga car show. Medyo chick boy itong tropa natin eh. So yan, yun ang channel niya. I hope naging informative siya or at least kahit paano nakatulong para makapag-decide kayo kung bibili niyo talaga ang Infinix Note 8 or hindi na talaga. Sorry, medyo honest lang pero I don't hate this phone ha, just in case lang. I don't hate this phone. I will be using this phone. This will be my daily driver na. Daily driver ko na to. So, I don't hate this phone. I'm just telling you straight na ito yung totoo, ito yung review. Honest review lang tayo. Ayun kung magkaroon tayo ng bulhang moments. Okay? So, yun. Hanggang dun lang. Magkukwento na naman ako. This is Gyokan Man. Talk to you again soon.